guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa tayo dito ng isang lip swatches or yung lip tint na nag-trending noon and ngayon naglabas na sila ng bagong shade. 5 shades siya actually, but isa lang yung nabili namin. Isa lang muna yung ni-review namin then, wala talaga kaming budget pabili doon ng lip tint. So, siguro by next week, i-review ko yung 4 shades ng lip tint. Actually, guys, na meron na akong lip swatches nito. And sa mga hindi nakakapanood, ilalagay ko yung link sa description box. And, ayun, 2 shades lang actually yung ni-review ko noon. By the way, nung unang nag-release si Everbrand ng lip and lip, cheek, and roller tints ba yun? 3 shades yon, yung Uptown Red, yung Red to Go, and yung Nightberry. But, ang binili ko lang dalawa, itong shade na to. Ito yung shades ng Nightberry, guys. Ito yung shades ng Nightberry. Medyo dark sa akin to. And, ito yung shades ng Uptown Red, yung madalas kong gamitin. So, ayan. Talaga dark siya, and ito guys, talaga may pagka-orangey, but ito yung pinaka-bet kong color doon. Ayan guys, bumili kami sa Robinson dito sa Bulacan. 5 shades yung bagong labas ni Everbrand. So, ganun pa rin guys yung packaging niya. It's black pa din, and meron lang siyang sticker dito na matte. And ganun pa rin yung pinaka-content niya dito. By the way, meron dito ingredients, yung shades, yung barcode, yung stock number, and 24 months yung siyang magagamit once na ma-open niya yung product. And it's paraben-free. And ano pa ba? Yan, yung saan siya distributed and nandito rin siya. So, ganun pa rin siya. 8.5 ml pa rin siya. Wala pa rin pinagkaiba. Papakita ko sa inyo, guys, yung shades niya dito sa aking kamay. So, yan. Open na natin siya, guys. And ito yung Toast of New York. Ito siya, guys. Ito yung shade niya. Wala siyang pinagkaiba dito sa Uptown Red, diba? Compare dito. Sabi kasi nung sales lady doon, pag in-apply daw to sa lips, may pagka-brown. Kasi, di ba merong lip cream or yung liquid lipstick si Everbrand na Toast of New York na shade. Tapos, meron din si Everbrand na lipstick na Toast of New York. Pakita ko sa inyo yung shade dun, guys. Ito yung liquid lipstick ni Everbrand na shade is a Toast of New York. Ito yung shade niya. And, meron din siyang lipstick na matte. Ito. Diba? Fan na fan ako ng Toast of New York na shade ng Everbrand kasi nagka-trending siya sa Facebook and yes, wearable naman yung shade niya. But ito kasi medyo na-dismay ako nung tinest out ko na siya kanina. Nasabi ni ate, pag in-apply na ito sa labi, may pagka-brown. So wala daw siyang halong red. So yun, kasi wala silang tester dun guys eh. Malay mo naman dito lang siya may pagka-brown. Ito yung shades niya. So yan siya guys. Gamit ko na siya kasi tinesting ko siya dahil nga walang tester dun. Ito yung mahirap kasi pag bago yung lip tint ni Everbrand, parang mantika yung lumalabas. So, kailangan itaktak mo siyang ganito. Ito yung gradient effect ng lip tint. So, hindi siya brown. Ha, hindi siya brown, ate. Sabi mo brown. Pero may pagka-red, hindi siya nalayo sa shade ni Uptown Red. Ito yung gradient effect ng lip tint sa akin. So, tingnan natin kung maganda siya pag wool na. Yung parang lipstick na siya, guys. Ayaw niya talaga lumabas pag bago, guys, oh. Ayan, tak-tak. Ayan. Ito na yung pinaka-shade sa akin ng lip tint ng Toast of New York na shade. Maganda naman siya, actually. Maganda naman. Talagang lip tint yung dating niya. Minsan kasi, pagka magpupunta tayo sa mall, ayoko talaga na nagpapaasi sa sales lady, promise. Yung tipong pagpupunta ka sa stall nila, yung susundan ka nila, yung parang sa utak mo parang kang shaft lip tint. Hindi ka naman ganun. Pero hindi ko naman pinagsisihan na binili ko tong lip tint na to, yung shade ng Toast of New York. Kaso lang, medyo na-dismay ako kasi sabi ni ate, brown daw yun. By the way guys, this is 125 pesos. Pero may mga mall na nagtitip. 130 pesos to. Siguro depende na lang din siguro sa mall and stall kung magkano yung ano nila. But it's worth it kasi 5 pesos lang naman yung difference. Talagang marirecommend ko siya sa inyo. And yung smell nito guys, ganun pa din. Kung ano yung nauna, ganun pa din. Kasi marami akong nababasa sa mga comment nito na habang tumatagal, nag-aamoy panis yung lip tint. Guys, totoo, nag-aamoy panis talaga siya pag habang tumatagal mo siyang
ginagamit. Kaya yung dalawang shades na nabili ko, ginagamit ko lang siya rito sa lips ko. Kasi para hygienic na din, di ba? Hindi ko na to, guys, hindi ko na rin to gagamitin sa, ano, sa cheeks ko. Kasi nagamit ko na siya sa labi ko. So, yun, next naman na binili namin, itong Insta Runway, yung Ready Contour Kit. Ayan. By the way, this is 275 pesos. And we have highlighter, contour palette, and blush on and bronzer. Yung ano niya, packaging niya, maganda. Parang siyang may pagka-carton, then meron na din siyang salami. Ayan. Napabili ko nito, guys, kasi sobrang ganda nito Insta Runway nito. Very sulit. Sulit na sulit dito yung binahanap mo sa lahat ng ano. Kung gusto mo talaga ng package na ito, I suggest na gumamit or bumili ka ng Insta Runway na Ready Contour Kit kasi lahat to, guys, nagagamit ko kahit saan. Ginagamit ko siya pang nose line, ginagamit ko siyang pang eyeshadow, pang eyebrow powder, lahat. And meron na din ako nito dati pa. So, dalawa yan. So, ito yung unang binili ko. Ito, guys, binili ko rin siya sa Robinson. Kaso, nung binili ko to, 200 pesos lang siya. Ayan. Paubos na rin kasi eh. Nagpunta ako sa Robinson, 275 pesos. Tumaas na siya ng 75 pesos, kaya medyo nudismaya ako kasi ang laki nang tinaas, 75 pesos. Oo, tumaas yung mga makeups natin, di ba? Makeups? Tumaas yung mga makeup natin ng 15 pesos, alam ko. Kung 250, matatanggap ko ba? Kasi 275, ang laki nang tinaas niya. Compared din sa 200 pesos na binili ko, ayan, update ko lang kayo, it's 275 pesos, and ito, 200 ko siyang binili, but ngayon yung pricing niya is 275, hindi ko alam, siguro may ano siguro to, tag dito, meron siguro tong asukal, kaya ganun, kaya nagtaas na rin siya. Isaswatch ko sa inyo yung highlighter niya, ha, ayan, guys, so, ayan, ito yung highlighter niya, oh, diba, pabulag effect. Then, ito yung kanyang pang-contour. Pang-contour. Ayan. Pasensya na, guys, kung hindi nyo nakikita, ah, kasi, ayan, ito yung contour. Then, yung blush on niya. Okay, yung blush on. Then, ito yung bronzer na ginagawa kong pang eyeshadow, pang eyebrows. Ayan. Oh, di ba? Very pigmented. Pigmented. Sulit ka na rin kasi dito kasi ito ginagamit ko talaga tong pangkilay. Ito. Ayan yung gamit ko ngayon, guys. So. Ayan yung gamit kong pangkilay na pang eyebrow powder. Di ba? Sulit ka na kasi lahat na nandito. Kaso yun nga lang, guys, hindi siya travel friendly. Or, I mean, hindi siya pang bag kasi malaki siya. And, ginagamit ko rin siya pang nose line. So, yun yung gamit ko ngayon. And, meron din akong highlight dito. So, yun din yung gamit ko. Yung eyeshadow ko, yun din yung gamit ko. So, ang dami niyang purpose talaga. Kasi yun nga lang, nismay ako sa tinaas ng 75 pesos. Hindi ako makamove on. Isasuggest ko sana to sa mga sa affordable makeup. Pero ngayon, 275 na siya eh. Kumbaga, parang hindi na siya affordable para sa akin. So, yun lang, guys, yung vlog ko for today. Sana nakatulong sa inyo kung maghahanap kayo ng mga lip tint ni Ever Belena. Talaga namang sobrang affordable at sobrang ganda naman ng quality ng lip tint. Talagang hindi kayo magsisisi. Then, sana yung contour palette ni Insta Runway, yun, nakatulong din sa inyo kung naghahanap kayo ng mga pang contour na may kasama ng highlighter lahat and may blush on. Yun yung may sasuggest ko sa inyo for only 275 pesos. Talagang sulit na kayo doon. Yun nga lang, talagang nagtaas siya ng price. Pero kung 200 pesos yun, talagang pasok sa banga yun. Kasi 275, so, kung nagbabala kayo, not bad, kasi worth it. Ang tagal nun, guys, bago magamit. I think yung unang bili ko nun, isang taon na siya sa akin yun. Kaya lang ako napabili kasi para extra na din, diba? So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Any suggestion, guys, please comment down. Bye, and see you on my next video.